Magandang araw po sa inyong lahat. Sisimula na po natin ang ikalawang linggo ng Adbyento. Isa po sa pinakadiwa ng Adbyento ay pag-asa. Kasi may darating, naghahanda tayo, kasi umaasa tayo na darating siya. At ang darating po ay ang Panginoon na nagdadala ng kaligtasan. Kaya kahit na po ano ang problema ng ating buhay, umaasa tayo na iyan po ay may solusyon kasi nandyan ang Panginoon. Kaya ngayon po ay pagnilaya natin ang tungkol sa pag-asa. Kailangan po natin yan sa ating panahon ngayon na maraming mga taong naguguluhan na insecure ang ating future dahil sa hindi natin alam ang mangyayari. Pero umaasa po tayo, nandyan ang Diyos na hindi tayo pababayaan. Paano ba tayo magkaroon ng pag-asa? Ano ba nagbibigay ng pag-asa sa atin? Saan ba ito nakabase? Yan po ang pagninilaya natin ngayon. At sana po huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay sumasa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy po natin pagnilayan ang tungkol sa Adbyento. Alam po natin na ang Adbyento po ay katangi-tangi panahon na nagbibigay ng pag-asa sa atin. May inaasahan tayo kasi may darating, kaya isa pong diwa ng Adbyento ay pag-asa. Pag-asa na nanggaling kay Kristo. Pag-asa natin at pag-asa na ibinibigay natin sa atin at sa ating kapwa. Ito pong ating pagninilay ngayon ay hahanguin natin sa liham ni Papa Benedicto na iyan po'y tinatawag na Spes Salvi, ang pag-asang nagliligtas sa atin. Kaya tamang-tama po ang diwa ng pag-asa na galing sa liham na ito. Kailangan po natin ang pag-asa dahil sa panahon natin ngayon. Mga 9 na tayo nasa pandemya at hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ito at gaano pa katagal ito. Kaya may mga taong nawawala na ng lakas ng loob. At hindi lang po ang problema natin ang pandemya, bugbog din tayo sa sunod-sunod na mga bagyo. Nandyan po si Quinta, si Rolly, si Tonyo, si Ulysses, no, na dumating sa loob lamang ng 2 buwan. At pare-parehong mga lugar ang kanyang tinatamaan. At kung susubaybayan po natin ang pag-uusap sa Kongreso na nababalita sa atin, ang pinag-uusapan ay ang budget ng 2021. And ang pinag-uusapan ay hindi po nagre-reflect ng ating kalagayan ngayon. Mas mataas pa ang intelligence fund ng presidente kaysa budget para sa kalusugan at ayuda sa mga nabagyo at nawala ng trabaho. Parang hindi po natutugunan ng ating pamahalaan ang pangangailangan ng tao ngayon. No, sa pag-uusap nila sa budget. At kung nakikita din po natin, ang talagang kailangan natin sa mga panahong ito ay ang mga nurses, ang mga teachers, ang mga nurses na siyang gumagamot sa atin, at ang mga teachers na talagang hirap na hirap sa bagong pamamaraan ng pagtuturo. Ngunit, alam po natin, mas malaki pa ang sweldo ng mga sundado at ng mga pulis kaysa mga nurses at mga teachers. Patuloy pa rin ang korupsyon na wala namang
na pananagot. Nababalitaan natin yung pastilya scam, yung PhilHealth scam, yung overpricing ng mga PPEs, no? At kaya nga ito'y nagbibigay din ng kahinaan ng loob para sa atin. Maraming matitigas na salita laban sa korupsyon, ngunit wala naman na pananagot, no, sa korupsyon na iniimbestiga ngayon. And after more than 27,000 deaths, the drug program is still with us. The drug problem is still with us. And the EJ case continue. Kahit na po ang dami ng pinatay at dami mga pamilyang nadamay, ang pinangako na drug-free ang bansa ay hindi naman nangyari. At patuloy pa ang pagpapatay sa mga AJK ngayon. At nandyan pa, dinagdagan pa ng red tagging at ng terror law na ipinasa na hindi pa rin inaaksyonan ng Supreme Court natin. Kaya ang dami po mga problema sa bansa natin ngayon. And since the hit about extrajudicial killings came out, there are still no convictions from these killings. Ang dami lang mga cases na pinag-aaralan, na under investigation, ngunit wala pa rin na pananagot. At nandito pa rin ang global warming. And it's now a reality, not just a threat. Itong sunod-sunod na bagyo sa atin, yan po yung resulta na ng global warming. Yung mga matataas na mga baha, nandiyan na po. No, kaya talagang tuloy-tuloy ang global warming kahit na nasa kalagayan tayo ng pandemic. Kaya mahihirap na sitwasyon ang inaharap ng mga tao ngayon. Hindi lang sa pamamagitan ng health, ganun din po sa ekonomiya, ganun din po sa leadership natin sa bansa, ganun din sa politika. Anong posible mga reactions sa ganitong mga realidad na nangyari sa atin? Ang iba po ay worried. Pero worried nga sila, nababahala nga sila. Pero ang tanong, what can I do about them? Sino ba naman ako? Isang tao lang ako, wala akong magagawa sa mga yan. At may mga taong nagkaroon ng I don't care attitude. Hayaan mo na sila. Basta ako okay. So, I don't care about them. May mga tao naman naggalit sa sistema. Galit at nananawagan ng resignation. Nananawagan ng rebellion. Dahil sa sabi nila kailangan palitan ang sistema. May mga tao naman na tulad sila ng mga ostrich na ang kanilang ulo ay inilalagay sa ilalim ng buhangin para hindi makita ang katotohanan. And they move on in life as if there is no problem at all. No, tinatago nila ang kanilang sarili sa realidad. Pero may mga tao naman na engaged in bettering the situation. Hindi nawawala ng pag-asa. Patuloy na nagsisikap na may pag-asa at may constancy, no, na maayos naman, mabago naman ang kalagayan natin ngayon. Nasaan ba tayo? Tayo ba yung walang kibo? Tayo ba yung walang alam? Tayo ba yung nananawagan ng palitan ng sistema, rebellion? O tayo ba yung nagsisikap sa ating makakayanan na makatulong, na mabago, na hindi nawawala ng pag-asa na maaring magbago ang ating panahon? Kaya mahalaga po sa kalagayan natin ang pag-asa. Kaya ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng pag-asa? Paano ba tayo makabibigay ng pag-asa sa ating kapwa? Alam niyo po, may programa po tayo na tinatawag na Pondo ng Pinoy. Ito po yung pagbibigay ng tulong kahit na maliliit lang na araw-araw
kahit na 25 lang, iniipon natin, nilalagay sa bote, kasi yan po'y tinutulong natin sa nangangailangan. At ang slogan po ng Pondo ng Pinoy ay maganda. Anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit ay patungong langit. Anumang magaling gawain, pagtulong, pagbati, paglagay ng 25, kahit na maliit na bagay lamang yan. Pero kapag yan ay palagi nating ginagawa, yan po'y nagdadala ng langit sa atin at sa ating bansa. Kaya ang Pondo ng Pinoy po'y nagbibigay ng pag-asa. Pag-asa kanino? Pag-asa sa sarili. Na may nagagawa tayo. Na hindi tayo inutil. Kasi kung minsan nasasabi natin, hindi naman kami mayaman. Wala naman kaming posisyon. Wala naman kaming influensya na mapababago ang sitwasyon. Pero sa Pondo ng Pinoy, sa ating maliliit na gawain, kung lahat tayo'y gumagawa ng maliit na gawain, malaki po ang mangyayari. Kaya nagbibigay ng pag-asa sa atin, may pakinabang tayo, may nagagawa tayo. At ang Pondo ng Pinoy ay nagbibigay ng pag-asa sa kapwang natutulungan. At marami na po tayong napaaral sa more than 15 years ng Pondo ng Pinoy, nakalikom na tayo na higit na 400 million. At ang dami po dyan na paggamot, marami po dyan ang napaaral, marami nabigyan ng kapital, napatayo ng bahay. Kaya napapansin yung ating kapwang mga maliliit. Hindi man sila natutugunan ng pamahalaan, natutugunan sila ng kapwa nila sa pamamagitan ng Pondo ng Pinoy. Nabibigyan sila ng halaga, nakakaaral, napapagamot, natutulungan. At yan po ay nagbibigay din ng pag-asa sa ibang tao. Hindi lang sa tumutulong, hindi lang sa natutulungan, sa ibang tao. Nakakakita sila ng halimbawa. Humahanga sila, pwede rin pala, may magagawa din pala tayo. Kaya mas lalong palaganapin natin ang Pondo ng Pinoy, nagpapalaganap po tayo ng pag-asa. Isang paraan yan, very practical, na pwede natin gawin ngayong panahon ng Adbyento, habang tayo naghahanda sa Pasko, anumang maliit, no, basta't malimit, at lalong-lalo na kung lahat tayo gumagawa, malaki po ang maitutulong sa atin. Tingnan po natin yung halimbawa ni Mother Teresa of Calcutta. Sinabi niya, "I have not been called to be successful, but to be faithful." Mag-isa lang siya nagsimula ng tumulong sa mga namamatay, sa mga may sakit. Nakita siya ng iba. Sinamahan siya. At ngayon po, ang laki-laki na ng kanyang grupo, ng kanyang kongregasyon, ang daming natutulungan. At mayroon din pong isang magandang halimbawa, isang kwento. May isang lalaki na habang siya ay naglalakbay sa dalampasigan na puno-puno ng mga starfish doon po sa beach. Nakita po yan ang isang bata na kumukuha ng starfish at ibinabalik sa dagat. Kumukuha ng starfish at tinatapon sa dagat. At nilapitan niya po yung kabataan, yung youth na yan. Anong ginagawa mo? Ay kung itong mga starfish na ito, ay kung hindi ibalik sa dagat, mamamatay ito. Matutuyuan. Mamamati sila pagdating ng araw. Kaya binabalik ko sila sa dagat para hindi mamatay. Tapos sabi ng mama sa kabataan ito, "Tingnan mo yung beach. Lahat yan ay puno ng starfish. What good will it do? No? So mga itinapon mo ron." At kumuha ang bata uli ng isang starfish at tinapon niya sa dagat. "It will do good to that starfish. It will matter to that starfish. Hindi ko man maliligtas ang lahat ng mga starfish nandito. Pero yung maitatapon ko sa dagat, it will matter to them."
Ganun din po sa atin. Ang daming mga mahihirap, ang daming nangangailangan, hindi natin matutulungan ang lahat. Pero sa kokonting matutulungan natin, it will matter. So, yan po yung sinasabi sa atin, huwag tayo mawala ng pag-asa. No, na gumawa ng kabutihan sa panahong ito na nangangailangan ng maraming mabubuting gawa. Sinabi po sa atin ni San Pablo sa Romans chapter 8 verse 24 to 25. Naligtas tayo dahil sa pag-asa. Ngunit hindi 'yon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo ay hindi natin nakikita, inihintay natin yon ng buong tiyaga. Una po, sinabi ni San Pablo, we are saved by faith. Diyan po kinuha ni Papa Benedicto ang pamagat ng kanyang liham, Spes Salvi. Nililigtas tayo ng pag-asa. At ano ba yung pag-asa? May ginagawa tayo na hindi pa natin nakikita. Ang resulta. Kasi kung nakikita na natin ang resulta, hindi na pag-asa yan. Umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero pinagtsatsagaan natin dahil sa tayo ay may pag-asa. Na makabuluhan yan, na may epekto yan, may kabutihan magagawa yan. Kaya binigay po ni Pope Benedict, ano po yung reasons for hope? Ano yung paraan para magkaroon tayo ng pag-asa na hindi mawala ng pag-asa at magbigay ng pag-asa? Ang isa po is knowing or being loved. Naniniwala na ako'y minamahal. Yan po'y nagbibigay ng pag-asa sa atin. At mayroon tayong magandang example, si Saint Josephine Bakita. Si Saint Josephine Bakita, siya po'y alipin nung siya'y bata pa. Inalipin siya. Nadala siya sa Italy. At mabuti na lang doon po nakilala niya si Kristo. Sa totoo, hindi niya alam ang kanyang pangalan. Yung Josephine ay binigay sa kanya nung siya'y bininyagan, nung siya'y mga 14 years old. Ang Bakita ay ang ibig lang sabihin, the fortunate one. Pero kahit na po ganyan kabigat ang kanyang karanasan, na siya po ay inalipin at pinagbili-bili kung saan-saan bago siya makapunta sa Italy. Dinala siya doon bilang isang katulong ng Italian couple na nakapunta siya sa kumbento ng mga madre. Nagbabantay siya ng anak ng Italian couple na ito doon po sa kumbento ng mga Canossian Sisters. At doon niya nakilala si Kristo at nagpabinyag siya at humingi siya na maging Canossian Sister. Ito po yung sinabi niya, I am definitely loved and whatever happens to me, I am awaited by this love and so my life is good. Nasabi niya, I am definitely loved. And this love waits for me. And so my life is good. Kaya kapag naramdaman po natin na tayo ay minamahal, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kahit na sa pamilya, kapag naramdaman ng anak na siya ay minamahal, nagtsatsaga siya. Ganun din po, no, kapag naramdaman na minamahal siya ng kanyang asawa. Pero lalong-lalo na minamahal tayo ng Diyos. Kahit na hindi man tayo minahal ng mga tao sa paligid natin, alam natin na mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pagkilala, sa pagmamahal na yan, our life is good. May kabutihan, patutunguhan ang buhay natin. Kasi sinabi po ni Pope Benedict XVI, it is not science that redeems man. Man is redeemed by love. When someone has the experience of a great love in this life, this is a moment of redemption.
which gives a new meaning to his or her life. When we experience a great love. Kaya yan pong mahalaga. Kaya sana po ipagdasal natin palagi na mabigyan tayo ng kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No, mabigyan tayo ng kamalayan. Talagang mahal tayo ng Diyos. Ang problema, hindi natin namamalayan. Sana mamalayan natin how much we are loved. And this gives new meaning to our life. I'm not just an anybody. I am loved, and especially loved by God. Tuloy po, sinabi ni Pope Benedict, man's great, true hope, which holds firm in spite of all disappointment, can only be God. God was loved us and continues to love us up to the end, until all is accomplished. Whoever is moved by love begins to receive what life really is, begins to perceive, begins to realize what life really is. Kaya Jesus loved us to the end. Isa sa mga huling salita ni Jesus sa krus ay, it is finished. It is accomplished. Yung pag-ibig niya hanggang sa wakas. Kaya nung patunayan na siya'y patay na, sinibat ang kanyang tagiliran at ang lumabas ay dugo at tubig. Ubus na ang kanyang dugo. Dugo at tubig ang lumabas sa kanyang tagiliran. He has emptied himself to love us. And that is true for each one of us. God loves us up to the end. Kaya yung pag-ibig na inaantay natin at yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, kaya hingin po sa natin sa Diyos na yan po ay ating matanggap. Let us receive that love. Another reason for hope would be faith. Una po, perception that we are loved. Pangalawa po ay faith. Sinabi po sa Hebrews chapter 11, verse 1, faith is the realization of what is hoped for, evidence of things not seen. Ito po'y galing sa New American Bible Translation. Realization of what is hoped for, inaasahan. Kaya ang pagnanampalataya ay kaugnay sa pag-asa. Evidence of things not seen, hindi pa nakikita, naniwala natin, may ebidensya na. Hindi pa nakikita, may ebidensya na. Nasaan ebidensya yan? Yan ay nasa ating pananampalataya. Ito rin po ang nilagay sa isang translation naman ng the same passage, Hebrews 11:1, sa New Revised Standard Version. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ganun. Assurance. Nakakasigura tayo, pinaniniwala, inaasahan pa lang, assured na tayo na totoo. Conviction. No? Ganun tayo kasigurado of the things not seen. Yan po yung ibig sabihin ng faith. At ang faith po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sinabi po ni Pope Benedict, faith draws the future into the present so that it is no longer simply a not yet. The fact that this future exists changes the present. The present is touched by the future reality, and thus the things of the future spill over into those of the present. Yan po yung nangyayari sa atin sa Advento. Kaya nga, masarap ang Advent. Masaya ang Advent kahit na tayo'y naghahanda ng penitensya, ng panalangin, ng pagtulong sa kapwa. But the spirit of preparation is joy. Why? Because we're thinking of Christmas. Masaya ang Pasko. Ang kasayahan ng Pasko ay umapaw sa Advent. At ganun din po sa ating buhay. Masaya ang ating inaasahan langit. Kasama natin ang Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng kabutihan natin.
no, ang lahat ng ating pagsisikap ay kanyang i-recognize. At dahil sa kasayahan yun of the future, it already comes to us in the present. Kaya nagsisikap tayong magpakabuti. Kaya nagsisikap tayong tumulong na sa kapwa. Kaya madaling magdasal sa Diyos. Iniisip natin kasi makakasama natin siya magpasawalang hanggan. So the future is not only a not yet, no? Saka para dadating, ang kaligayahan ng future ay dumadating na sa atin ngayon. Yan po yung ibig sabihin ng faith. Faith draws the future into the present. Kasi ganun kalaki ang ating pananalig. Kaya nga mayroon tayong mga martir na habang sila'y sinusunog, na habang sila'y pinapakain sa leon, sila'y umaawit. Masaya ang kanilang mga mukha kasi alam nila saan sila pupunta. No? At dahil dyan, nagiging maligaya sila kahit na nandyan yung martyrdom. Kaya mayroon po tayong reasons for hope is the fact that we are loved. Reason for hope is our faith. Ano naman yung settings to learn and practice hope? Ano yung mga pamamaraan upang tayo magkaroon ng hope? Ang isa po ay prayer. Prayer as a school of hope. Kung tayo nagdadasal, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kaya nga panahon ng Adbyento ay panahon ng panalangin. Sinabi po ni Saint Augustine, kuminsan nagdadasal tayo na hindi naman natin natatanggap ang ating dinadasal. Kaya nawawala na ng pag-asa. Hindi, sabi niya. By delaying His gifts, God strengthens our desire. Through desire, He enlarges our soul. And by expanding it, He increases its capacity for receiving Him. Kaya, kung hindi pa natin natatanggap ang ating hinihingi, patuloy tayong humingi. And by the fact that we continuously ask, our hope deepens. Our capacity to receive the gifts of God, to receive God, is enlarged. Hindi ba ganun din na ang isang batang humihingi ng bisikleta, hindi binigay ng tatay ang bisikleta, palagi siyang humihingi ng bisikleta, pagdating ng panahon na ibinigay sa kanya, mas napahalagahan niya ang bisikletang ibinigay sa kanya. Kasi pinagtiyagaan niya yan. No, ganun din kaya sa prayer. Prayer actually enlarges our bag to receive the gifts of God. Kaya yan po yung setting to learn hope is prayer. Sinabi din po ni Papa Benedicto, to pray is not to step outside history and withdraw to our own private corner of happiness. When we pray properly, we undergo a process of inner purification which opens us up to God and thus to our fellow human beings as well. We must learn to purify our desires and our hopes. We must free ourselves from hidden lies with which we deceive ourselves. Kaya una po sa pagdadasal, hindi natin kinakalimutan ang ating kalagayan. Na parang wala ka nang bahala, hindi na ka na nababala sa nangyayari kasi ako'y nagdadasal. Hindi. By praying, we open ourselves to God more. And by opening ourselves to God, we open ourselves to our fellow human beings, especially to those who suffer. And also by praying and praying always, we purify our intentions. Kasi baka marami po sa mga hinihingi natin ay hindi naman talaga mahalaga. Hindi naman talaga natin kailangan. Para pansarili lamang yan. Kesa patuloy na pagdadasal, na purify po tayo. Kaya yung dalawang pakinabang ng panalangin, nabubuksan tayo sa Diyos at nabubuksan tayo sa ating kapwa at dahil sa pagdadasal, nabubuksan tayo, no, sa ating sarili upang tanggalin ang mga kasinungalingan na nandiyan. Si Mother Teresa po of Calcutta at ang mga madre niya
ang kanilang ginagawa bago po sila pumunta sa mga mahihirap at tumulong. Araw-araw po, 2 oras sila sa harap ng Blessed Sacrament na nagdadasal. At itong pagdadasal nilang araw-araw ang nagpipurify at nagbibigay ng lakas sa kanila sa pagpunta po sa mga mahihirap. So, yan po yung pakinabang ng panalangin. Hindi sila nawawala na pag-asa, hindi sila natatakot. Kaya nakaka-believe nga ako, believe sa mga Sisters of Charity, no, na kahit na may COVID ay pumupunta sa mga mahihirap, patuloy ang pagtulong sa mga nanay, sa mga kabataan, no, kahit na may COVID, nakakabilib. Pangalawa pong setting for hope ay action and suffering in order to learn hope. Action and suffering. Sinabi ni Pope Benedict, all serious and upright human conduct is hope in action because they open doors into the future. It is important to know that I can always continue to hope, even if in my own life or the historical period in which I am living, there seems to be nothing left to hope for. I can continue to hope. At nakikita natin yan, patuloy akong nagsisikap. Tulad na ngayon, ang daming nabahaan, ang daming nangangailangan, hindi ko naman matutulungan ng lahat. Pero sa aking patuloy na pagtutulong sa kanila, lumalakas ang aking pag-asa. At nakikita ng mga tao at umaasa din sila. Yan yung sinasabi ng Pondo ng Pinoy. Hindi man natin matulungan ang lahat, pero yung piso na iniligay natin sa ating bote, na araw-araw na binibigay natin dyan, ay nagbibigay sa atin ng pag-asang may nagagawa ako. At sa mga tao nakakakita na pwede pala tayong magtulung-tulungan upang may magawa tayo. So action, at ganun din yung suffering with others. Huwag tayong matakot na magdusa kasama ng iba. In so doing, we increase our hope and we increase hope also in the people whom we help. No, yan po yung action and suffering as a setting of hope. Sinabi ni Pope Benedict, it is when we attempt to avoid suffering by withdrawing from anything that might involve hurt, when we spare ourselves with the effort and pain of pursuing truth, love, and goodness, that we drift into a life of emptiness, in which there may be almost no pain, but the dark sensation of meaninglessness and abandonment is all the greater. Kaya kung iiwas po tayo sa kahirapan, ayaw nating madamay sa kahirapan ng iba, so bahala na sila, no, hindi na natin pinapakialaman sila, hindi nga tayo siguro mahihirapan. Pero ano yung saysay ng buhay natin? Walang patutunguhan yung buhay natin. But if we go out of our way to help, even if we cannot help all, no, it gives meaning to our lives. It gives hope na may mangyayari. Kaya let us not avoid involvement, no, in the sufferings of others. Let us not withdraw, no, our hand from helping those who are in need. At pangatlong setting ng hope is judgment. The last judgment. Judgment ng Panginoon. Sinabi ni Pope Benedict, from the earliest times, the prospect of judgment has influenced Christians in their daily living as a criterion by which to order their present life, as a summons to their conscience, and at the same time as hope in God's justice. Tayo'y naniniwala with a firm faith na mayroong last judgment na haharap tayo sa Diyos. At dahil dyan,
hindi tayo nawawalan na pag-asa. Ang mga taong akala natin hindi matitinag, napakasama na kanilang ginagawa. Maraming pera, maraming influensya, mabubuwag din yan. Haharap din sila sa Diyos. At yung mga kokonting pagsisikap natin, nakikita din ng Diyos yan. At may gantimpala dyan. Kaya yan po yung idea ng judgment ay nagbibigay ng pag-asa sa gumagawa ng kabutihan. Hindi po babaliwalain. Kahit na napakaliit, sinabi nga sa Biblia, isang basong tubig, malamig na tubig na ibinigay sa mga disciples ng Panginoon, ay nagagantimpalaan. Ganun din po, dahil po sa may judgment, yung mga masasama, hindi may pagpapatuloy. Pananagutan din nila yan. Sa ating panahon ngayon, ang dami pong hindi na pananagot. Maraming nang babarel na hindi nahuhuli. Haharap din sila sa Diyos. Hindi maaari na hindi nila panagutan yan. Kaya patuloy tayong umasa sa ganito. Judgment, nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Kaya sinabi ni Pope Benedict, a world without God is a world without hope. Only God can create justice. And faith gives us the certainty that He does so. Faith in the last judgment is the first and foremost hope. Hope that justice will take place. Kaya kapag hindi na tayo naniwala sa Diyos, so papabayaan na lang ba itong mga taong gumagawa ng masama? So ang ating pananalig sa Diyos, nahaharap tayo sa Diyos, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. At dahil sa pananalig niyan, nagsisikap tayong hindi gumawa ng masama. Kasi alam natin, haharap din tayo sa Diyos. Hindi tayo mang-aapi, kasi makaligtas man tayo sa tao, haharap din tayo sa Diyos. So, yan po eh, nagsisikap din, umiwas tayo sa kasamaan. Magaling po si St. John Bosco. Sa kanyang paaralan, mayroon po siyang nilalagay sa mga dingding, sa mga palaruan, no, sa school at sa kainan, nakalagay po, God sees you. Kayo mga kabataan, kayo sa sila titingin, God sees you. God sees you. Kung nakikita tayo ng Diyos, gagawin ba natin yan? Kung nakikita tayo ng Diyos, iiwasan ba natin yung tungkulin natin? So, yun po, itulong sa atin sa maging tapat sa Panginoon kasi God sees us. Kaya maganda rin po yung sinabi ni Pope Benedict tungkol po sa parable of Lazarus and the rich man. Ito po yung gustong-gusto ko, itong quotation na ito. Sabi niya, evildoers in the end do not sit at table at the eternal banquet beside their victims without distinction, as though nothing had happened. Kaya yan po yung nangyari sa rich man. Pinabayaan niya si Lazaro, hindi niya pinansin sa araw-araw ng buhay niya. Sa kabilang buhay, nandun siya nasa ilalim. No, nasa apoy, humihingi ng isang patak na tubig lang. Hindi maaaring sila ipantay-pantay sa harap ni Abraham na hindi niya pinansin ang kanyang kapwa. So, ulitin ko po, kasi ang ganda ng sinabi ni Pope Benedict, evildoers in the end do not sit at table at the eternal banquet beside their victims without distinction, as though nothing had happened. Hindi hahayaan ang Diyos yan. No, nababaliwala lang. Kaya ang tao may pag-asa ay kumikilos. Hindi lang siya nag-aantay ng darating. Hinahanda niya ang sarili sa pagtanggap ng darating. Pinapadating niya na ngayon ang darating sa kanyang pagkilos. So, iyan po yung gawain ng Advent. No, it's a season of hope. That's why we are busy, because we hope. We are busy in trying to know God, in reading the scriptures, in praying, in doing penance. We are busy in helping others.
kasi alam po natin darating yung ating inaasahan. Kaya ang ating pag-aantay po ay hindi pagtatambay. Ngunit yan po ay engagement na natin kasi umaasa tayo. Kaya mahalaga po ang pag-asa para sa atin naniniwala sa Diyos na darating. May isa pong kwento sa Bible na maganda pong tingnan natin. At hindi lang tingnan, suriin po natin. Ito pong basahin ko po yung kwento. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with him for healing. So naramdaman niya may healing siyang gagawin. And some men brought a stretcher, a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence. But not finding a way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on the stretcher through the tiles into the middle in front of Jesus. Malikhain sila. Hindi nila maipasok sa bahay. Nagbuta sila sa bubong at ibinaba ang tao sa harap ni Jesus. Ang tao na sa kanyang sarili, wala siyang kakayahan kasi siya isang paralytic. When Jesus saw their faith, he said, "As for you, your sins are forgiven." Jesus saw the faith of the four men who brought him down. Nakita ni Jesus ang pananampalataya nila at tinulungan niya, pinatawad niya yung taong paralitiko. Then the scribes and Pharisees began to ask themselves, "Who is this who speaks blasphemy? Who but God alone can forgive sins?" Jesus knew their thoughts and said to them in reply, "What are you thinking in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your stretcher, and go home." And he stood up immediately before them, picked up what he had been laying on, and went home glorifying God. Then astonishment seized them all, and they glorified God, and thus struck with awe, they said, "We have seen incredible things today." So sa pamamagitan ng milagrong ito, ipinakita ni Jesus na may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan. Hindi nakikita yung pagpapatawad, ngunit nakikita yung pagtayo ng isang paralitiko. At ang kasalanan ay tulad ng paralysis. Tayo naging inutil dahil sa kasalanan. At dahil sa pagpapatawad, nagkakaroon tayo ng bagong sigla, ng bagong buhay. So dito po sa pangyayaring ito, makikita natin yung paraan ni Jesus. Ano yung paraan ni Jesus? Hindi niya naman pinagaling ang lahat ng politiko, ng paralitiko. Pinagaling niya itong paralitikong ito. Kaya nung si Jesus ay dumating dito sa mundo, hindi niya naman binigyan ng paningin ang lahat ng mga bulag. No, hindi niya naman pinalininis ang lahat ng may ketong. Ngunit yung mga dumadating. At ang dumating na ito, na kanyang pinagaling, ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Ganun din po, hindi naman natin mabigyan ng pagkain ang lahat ng gugutom. Pero yung mapapakain natin ay nagbibigay ng pag-asa sa marami. He is doing all things well.
hindi naman natin siguro mapagamot ang lahat na may sakit. Ang matulungan natin may sakit na magpagamot, yan po ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. At kung lahat tayo gagawa ng ganon, malaki din na magagawa natin. So paraan Jesus, pagtulong sa nangangailangan. Ang pagpagaling ni Jesus ay tanda ng mas malalim na pagpapagaling. Yan din po yung isa. Ang pagtulong natin sa ating kapwa ay tanda ng mas malalim na pananampalataya. Malalim na pag-asa. Hindi lang tayo social workers na nagbibigay ng relief goods. Ang mga tulong na ibinibigay natin ay nagpapakita ng ating kapatiran. Ay tinuturing natin silang mahalaga. Kaya yung mas malalim na kahulugan, yan po'y ginagawa din natin. Ang pagpapagaling niya ay hamon sa atin. Na sana ganun din. At magtulungan tayo. Dito pinagaling niya na Jesus ang paralitiko kasi may mga taong nagdala sa paralitiko sa harap ni Jesus. Ganun din, makakatulong tayo sa marami kung dinadala din natin ang mga tao sa harap ng Panginoon. Ipinagdadasal natin at inihingi natin ng tulong sa iba. Yan po ang malaking tulong na ibibigay. Ito ay tanda ng ganap na kaligtasan. Kaya kaligtasan po ay dumadating ng dahan-dahan, hindi bigla-bigla na darating. No, tulad na ngayon, inaasahan natin dadating ang vaccine na parang maliligtas ang lahat ng vaccine. Hindi po ganun yan ang kaligtasan. Kaya huwag natin hugasan ang kamay natin, mag-antay nilang tayo sa vaccine. Sa ngayon pa lang, magsikap na tayo, panahon ng Adbyento, na tumulong sa mga tao. Kahit na iilan lang yan, matulungan natin. Tulad nga ang diwa ng pondo ng Pinoy, yan po ay makakatulong sa marami. So ngayon po na Adbyento ay panahon ng pagkilos at pagtulungan. At yan po nagbibigay na pag-asa sa atin na natutulungan natin at sa kapwa-tao natin. Pag-asa sa atin na tumutulong, pag-asa sa natutulungan natin, pag-asa sa ibang mga tao nagpapakita na mayroong kapatiran dito, mayroong pag-ibig dito, mayroong pananampalataya rito. So yan po yung hamon sa atin ngayong panahon ng Adbyento. So let us not be closed up in ourselves. No, paano ako maging masaya? Paano maging maganda ang Pasko ko? Magpasaya tayo sa iba. At talagang tayo ay magiging tunay na masaya. Sinabi po ni Pope Benedict, no one lives alone. No one sins alone. No one is saved alone. The lives of others continually spill into mine. And what I think, say, and do, and achieve. And conversely, in my life spills over into that of others for better or for worse. Ito po'y naramdaman natin ngayong panahon ng pandemya, dugtong-dugtong ang buhay natin. No, ang virus na nasa akin, maaaring ikalat ko sa iba. Ang kabutihan na gagawa ko, maaaring ikalat ko rin sa iba. No one lives alone. No one is saved alone. Kailangan tayong ma-save ng sabay-sabay, ng sama-sama, kung hindi po gugulo ang ating kalagayan. Kaya yan din po yung hinihiling sa atin. Gusto natin ng magandang Pasko, na magandang kaligtasan, sikapin natin magtulungan. Yan po ang paraan na nagbibigay ng pag-asa sa iba at nagbibigay ng kaligayahan sa lahat. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And a blessed Advent season, and in a few weeks' time, a Merry Christmas to you all.